Christmas ay din na talagang sobrang na-LSS ako at sobrang tumatak talaga dun sa puso ko yung salamat bro. Pero para sa akin parang napalitan yon nung yung last na yung pinaka latest po aside this year Oh, nung last 2020 year. Yung ikaw ang liwanag at ligaya. Kasi iba yung di ko alam iba yung impact dun sa kantang yon kasi lahat tayo eh, parang lahat tayo nakaranas ng sobrang hirap. Pandemya kasi yon. So, yun yung isa sa mga, kasi yung time na yun, parang hindi pa nakakalabas, hindi pa tayo pwede lumabas, hindi pa pwede makasama yung pamilya. Kasi yung time na yun, nag-isa lang ako kasi sa Christmas. Kaya, yun yung tumatak sa akin. Sobrang malungkot. Malungkot lang. Kaya hindi ko agad nakakalimutan kasi yun yung pinakamalungkot kong Christmas. Tapos kapag napapakinggan ko yung kantang yun, parang bumabalik ako dun sa feeling na yun na, oh la, grabe, ito yung Pasko na hindi ko, first time ko hindi nakasama yung pamilya ko. At ito yung Pasko na sobrang pinakamalungkot na Pasko. Grabe. May, syempre, ikaw naman, personally, yung anong me. Christmas ID naman ng ABS-CBN, yung talagang parte ka na parang unforgettable itong shoot na to, hindi ko ito makakalimutan. Baka nakalimutan. Nakalimutan ko na yan. Sobrang tagal. Siguro yung Christmas stage, yung first Christmas, ano may tawag? ID. Di ba wala na yung stage? Christmas ID. Christmas ID. Hindi may wasag. Okay. Yung Christmas ID, nung nandun ako sa loob ng PBB. Tapos yung sinabi sa amin na magiging parte kami ng Christmas ID ng ABS-CBN. Sobrang ano, parang talaga ba? Lagi namin, kasi simula nung salamat bro, elementary pa ako noon eh. Lagi namin inaabangan every year ng pamilya ko kung ano yung ginawa na namang magandang Christmas song ng ABS-CBN. Yes. Kaya, yung maging parte ka doon, talaga ba? Tapos nung lumabas ako, hinanap ko talaga yung Christmas ID na yun, nandun ako sa PBB. Tapos sabi ko, wow! Kahit mga 2 seconds lang yun, wow! Isa ako doon! Sobrang honored na, no, diba? Oo naman, syempre. Diyos ko, buong sambayanan, buong Pilipinas, inaabangan yun eh. Tapos, magiging parte ka doon. Huh? Totoo ba? Nakakatawa. Kaya hindi ko makakalimutan yan. So, syempre, bilang kabugera ng taon, can you give us tips on how to be a kabugera? Ito, first, magbibigay ako ng mga scenario. Ito, social ito na issues. Ba? Diretso na to? Ito na yun? Yes, oo. Diretso na tayo, ito May. YouTube na tayo? Wow! Oo, live na live pa rin tayo sa ating YouTube at ating official website na chat.abs-cbn.com. Ito na nga, May. Tips on how to be a kabugera. Ito, first, ito, very relevant to sa social issues or sa social media. Paano? Okay. Diyos ko, paano ba? Ibibase ko na lang po ito sa experience ko. Umabot sa point, hindi ako magsisinungaling. Talagang umabot sa point na naapektuhan ako, lalo na kapag involved na yung family ko sa bashing. Tapos may mga issue na hindi naman totoo, tapos parang masakit lang dahil yun yung pinaniwalaan nila. Tapos parang gusto ko mag-explain pero yun nga, parang lalabas din naman yung katotohanan na, di ba po? Yun yung na-experience ko. Sobrang na-apektuhan, ganyan. Pero may time lang na sumagot na talaga ako. Parang kailangan niya talaga right, ng explanation. Tapos, nasa tao na yun kung paano nila tatanggapin yun. Kasi, kahit anong explanation mo eh, meron at meron talaga hindi sasang-ayon sa'yo. Mm-hmm. At, simula nung nag-explain ako, dun ko natutunan na kailangan kong tanggapin yung katotohanan na hindi mo talaga makokontrol yung mind ng tao, yung opinion ng tao. Only sa sarili mo lang. Sarili mong mind, sarili mong emosyon na makokontrol mo. Kasi simula nung natanggap ko na ako lang pala makakapag-control sa kung ano yung
kung ano yung gusto kong basahin, kung ano yung gusto kong paniwalaan, kung ano yung gusto kong pakinggan, as long as ito ay itong bagay na ito ay nagsasang-ayon sa prinsipyo at values ko, then doon ako magpo-focus. Mismo yan, May, no? Kumbaga, sa social media, sobrang daling magsabi ng comment, sobrang dali mo ma-judge. Pero at the end of the day, ang mahalaga, eh, kilala mo yung sarili mo kung ano ka o at sino ka, di ba? At saka yung inner peace, kailangan natin protektahan yung inner peace talaga natin. Dahil sobrang lungkot na ng paligid natin, guys. Let's all be happy na lang and spread love and positivity talaga, di ba? Good vibes lang, mga kapamilya. Eto na, next tayo agad, May. Beauty standards, paano daw ba maging kabugera pagka beauty standards Hoy! Ang usapan? Ito. Hindi pa ba sapat to sa explanation ng beauty standards? Ah, charger lang. Gusto ko yun, May. Gusto ko. Okay, next question tayo, May. Wow. Diyos ko, sana hindi maging basehan yung social media sa kung sa yung ganda natin. At sana hindi natin yung gawin na kung ano, basehan yung kung ano yung iniisip ng tao, yung approval ng tao, sa kung ano yung sa tingin nilang gandang meron tayo. Para sa akin kasi talaga, okay, umabot na din ako sa point sa pangungutya. Yung hindi, feeling mo hindi tanggap yung beauty mo. Kaya siguro, hanggang ngayon, kaya nga parang naiilang ako may sabi, uy, ang ganda mo na, parang, talaga bang, kasi nung hindi ako artista, wala mo nasasabi sa akin. or gusto mo ng balato. Gusto mo ng balato, no? Gusto lang pala ng pamasko, no? Ano pamasko, no? Kaya sinabi ako. Pero ito na nga, na-realize ko na ano eh, yung standard ng kagandahan natin ay kung paano natin tinitignan yung sarili natin. Kung paano at paano kung ano at kung sino tayo. So para sa akin, right, hindi batayan kung ano man yung sinasabi ng ibang tao na hindi maganda sa iyo. Kung ang batayan lang ay kung paano natin tingnan yung sarili natin. At yun sarili. Yung pinaka-importante sa lahat, na accept mo kung sino ka at kung ano ka, at as long as na yung magandang intention mo is to spread kindness sa mga tao, yung ganda eh, lalabas yun eh. Kasi yung beauty hindi lang naman panglabas yun eh. Labas, sa puso mo yun. Kung ano yung pinlant mo dito, mag-harvest yun at ang bubunga, wow, nun maganda eh. At lalabas yun. Grabe. Naturally. Mga kapamilya, nakakatuwa din sumagot si May.